Good evening po mga kaibigan at mga ka-classmate. Wala po si Share ngayong gabi, no? Wala ngayong Share sa ngayong gabi sapagkat kanyang birthday po, no? So ako po kasama natin ang ating special guest for tonight, no? Ang makakasama niyo po ngayong Tuesday evening, medyo malamig na ang panahon. At sa Baguio nagte-12 na yung ano, no? Yung weather doon, no? So again, pleasant good evening Tuesday evening sa inyong lahat. At syempre pa, no? Nami-miss natin ang ating partner, no? Si Miss Cheryl Gose, happy birthday. At daming bumabate sa ating mga regular viewers kay Miss Cher, no? Ayan po si Miss Cher. Thank you for all that you continue to share with us, Miss Cheryl Gose, at enjoy niyo yung dinner niyo ni Paring Jovin. Actually, hindi naman siya nagbabalak nang mag-absent ngayong gabi, no? Siguro na nahihiya sa inyong lahat, pero sinabihan ko na, sabi ko baka gusto mo mag-dinner with Paring Joven. Ayan po, sa mga taga Kuala Lumpur, Malaysia. Gandang gabi po sa inyong lahat. Kasama po ang ating partner na nasa KL din po. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan dyan. It's an amazing story for KL, no? Kung paano sila nag-turn around from being one of the highest cases ng COVID. I think that was second quarter of the year. So biglang pagdating ng Q3, no, sila yung nakabangon, no, dahil sa vaccination. Ayan, may mga bumabati na sa ating lahat, no, mula sa, of course, yung mga kaibigan natin mula sa University Hotel, Miss Cynthia Bernardo, magandang gabi po. Siyempre, Hotel Marciano, hindi pa uhuli, mga taga Laguna. Erwin Gallego Lancero, magandang gabi. Great evening, coaches, sabi niya. Siyempre, yung ating, ano, no, may badge na siya, tuwan-tuwa siya, may badge na raw siya, sabi ni Miss Peachy de la Cruz of Unilever Food Solutions. Magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa suporta. At of course, si Ian Manuel, narito rin, no? Pinapanood niya si Master. Ayan, hi Master. Good evening daw. Evening. John George Guse. Ayan, John George Guse from the Amici and Caramia family. Nakakatuwa itong mga katime si Sir Philip Moran dahil simula na nag-guest si Sir Philip, hindi na sila bumitaw linggo-linggo. Maraming salamat po sa suporta sa mga taga Amici at Caramia, no? Patuloy akong umu-order ng pizza nyo. Talagang paborito ko yan. Amitsi. At of course, si, maraming bumabati ng happy birthday sa ating partner dito. PJ Jacob Veloso. Good evening, coach and master. Carl Adrian Mariano, Jeron Garcia Divinas is also watching. Norman Zamora. Magandang gabi sa iyo, Brad. Matang kanyang UP fight na icon. Yan po, mga taga-UP. Magandang gabi po sa ating lahat. At very excited ako dahil na nag-absent man si Cher. Kapartner pa rin sa Resto Coach ang aking kasama ngayong gabi, no? Hindi ko na patatagalin pa at pakikita ko niya sa screen, no? Ayan, kasama natin si Mr. Zark Varona. Magandang gabi sa iyo, brother, no? Dala-dala niya ngayon, marami ng brands to, no? Race Hot Chicken, Dalum, meron pa siyang Airbnb, mamaya. Ikikwento niya sa atin yan, no? And then of course, yung pinakabago niyang baby, yung Masa. Magandang gabi sa iyo, partner. Bumati ka muna. Hi, good evening. Magandang gabi po. And happy birthday kay Cher. No? Wala siya dito na. Nami-miss natin siya ngayon gabi. Salamat. Hello sa lahat ng nanunood. No? Mga regulars ng Resto Coach. And sana marami kayong matutunan ngayon gabi. Ganda ng background mo, partner. Nasaan ka ba para lang sa kaalaman ng ating mga kasama? Dito tayo sa La Union. And saktong-sakto, kakailaw lang. So, nag-brown out the whole day kasi may inaayos yung luwe ko dito. And good timing, saktuan. Oh, nagkailaw tayo. Nagkailaw, oh. Hindi, para kang ako, nung nag-episode ako sa Linggayen, hawak-hawak ko yung laptop, humahanap ako ng magandang signal. Pero sabi nga, the show must go on. Ano? At maraming salamat sa mga ito, mga taga Outback din bumabate, oh. Syempre, pare, mga kasama natin sa Outback dati. Mr. Donald Tenorio from Down Under sa Australia, no? Gandang gabi sa inyo diyan. Mr. Donald Tenorio, malapit na itong mag-guest ulit kasi nga napangako natin sa mga viewers natin that they will update us on the situation in Australia. Ayan, hindi na natin patatagalin sapagkat maraming mga katanungan tayong gustong itanong dito sa kaibigan natin. Na naging busy. Sobrang busy to nung pandemya, no? Talagang ang galing at ayokong pangunahan yung kwento niya. Kaya partner, ikaw na magkwento. How was your journey during the pandemic opening
new brands, no, and new concepts, and even, no, nagulat ang lahat. Nandun ka na sa ano, hospitality industry, sa hotel, no? B&B. So, kwento mo nga, partner, how's your journey been so far? Ayun nga, so, no, dumating yung pandemic, no? Hindi tayo handa lahat. I guess wala naman sa atin siguro pinaghandaan na magkaroon ng pandemic. So, during na mga first, ano, no, first wave, o first 2-3 months, medyo ano tayo, diba? Anxiety, kung ano yung gagawin natin, diba? Not only sa paano makasurvive, but also yung responsibilidad natin, not only to our family, but also to our suppliers, partners, team members, diba? Customers. Kasi as an entrepreneur, hindi lang naman to pansarili. Right? Hmm. Eh, parang social responsibility natin to para sa lahat. So lumabas ngayon yung ano, no, yung kasi sabihin entrepreneur, siguro sabihin natin yung values natin, no, tayong dalawa ni sir, and throughout the years na na-develop natin. So, paano natin unang-una paano natin mabibigyan ng trabaho, no? Hangga't maaari, walang mawawalan ng trabaho. So yun talaga yung unang goal, yung talagang pinaka-goal kung paano maitatawid, no, yung walang mawawalan ng trabaho sa team. And kasi ako mahilig ako sa mga free time ko, mahilig ako magsulat ng mga iba-ibang concepts, iba-ibang ideas. Kasi madami, ang dami akong nakalista. No, nai-inspire ako lagi sa mga new businesses, sa travels, diba? New ideas, new technology. Marami tayo yan. Just happens na sa mga nakaraan taon, of course, focus tayo sa expansion ng Zarks din. So, nung tumigil yung pandemic, instead na kung ano-anong panoorin, yung utak ko hindi mapakali. So doon ko ngayon, ano, sabi ko, yung plans natin na i-open na mga brands, madidili lang to pero tuloy pa rin mag-open to. So ang ginawa namin, no, medyo nakuha na natin yung galaw ng pandemic, no, yung lockdown, yung mga delivery, unti-unti tayo nagre-reopen ng mga stores natin. Doon natin ni-launch, yung unang natin ni-launch, yung Raise Hot Chicken. No? Tama, kaya, tama. No, Raise Hot last Chicken. Last year yan, bro, no? Last year. Last year, yeah, last year. Yung mga August, no? So mga after ilang months lang. Ang kagandahan nito, bakit chicken? Kasi dito sa Zarks, and of course, ang dami natin inventory rin. No? May burgers tayo, may mga wings tayo. So we created another, ano, para to make use kung anong meron tayo sa inventory. At the same time, nung ni-open natin yung mga stores na yon, yung mga nag... Kasi ngayon, during that time, eh, parang alternate yung pasok ng staff eh. Kasi very, ano talaga, konti lang talaga yung, oh, yung opening, operating hours. So, ang ginawa natin, nilipat natin doon yung ibang mga staff. And, okay, maraming salamat sa lahat ng customers namin na tinangkilik agad. So, dahan-dahan din kami nag-expand. Now, we have 11 branches in Metro Manila. And we are very proud to say na wala kaming tinanggal na staff and nag-hire pa kami. Nag-hire pa kami ng mga additional ng power. So nag-grow ngayon yung ano, yung group, yung Zarks group. And sumunod doon, kasi we have this ano eh, may property kami sa dito sa La Union, kasi mahilig din ako magpunta sa La Union, mag-beach, mag-surf. And nakita ko yung opportunity, na yung insights na after the pandemic, dahan-dahan magre-reopen. Yung mga tao, medyo iiwas sila sa mga big chains. So, maraming tao. Mas gusto nila magstay sa mas konti ang rooms, mas homey. And nakita ko to, there's an opportunity dito sa La Union. So, that's when I decided to open in public yung Airbnb namin, yung bed and breakfast namin dito sa La Union, yung Dalum Kubo. So, We opened that ng September. And kagandahan kasi dito sa La Union yung support ng community, especially pag tumatagal ka dito, makikilala ng community. So yung support ng local communities when we open, ini-invite namin sila. Biglang tuloy-tuloy yung inquiries namin sa social media. And we're very proud din, no, to say na since nag-open kami, we are always fully booked every month. Actually, one month ahead lagi yung booking. And itong medyo nag-open up pa yung tourism, we are booked na hanggang January 25 ng next year. So,
yun, da, ano, of course, work in progress. Work in progress yung ano, yung newest project, isa sa newest ano namin, yung project namin, yung rest house na inopen namin sa public. Dahan-dahan namin pinaganda yung garden. Ngayon meron ng swimming pool. Oo nga. Oh, ngayon may swimming pool na dati. Noong una punta natin, bro, no, ano pa? Lupa. Oh, blessed lupa. Blessed ako dahil isa kami sa mga unang bisita, no, and even then nakita ko yung ano, no, yung potential na ang ganda ng lugar, no, and ang ganda ng bahay mo, no. And ako I'm amazed nung nakita ko yung progress nung Dalum, no, kung paano siya unti-unting nabuo. And again, you're a man of vision, eh, no. So siguro singit natin yun. Now, what was your original vision for that house, no? Pinakita ko yung picture kanina with your ano nga, nagpaalam naman ako sa iyo. And then ngayon na, ay, may swimming pool na, eh. Mm. Diba? Ayan, no? Diba? So what was the original vision for this house? Was it really intended to be a bed and breakfast for the public or sa inyo lang dapat? Ano ba talaga yung original vision? Ah, yung sa original talaga is ano, private lang talaga. Private lang talaga, no? Kaya ano siya, wala swimming pool, ano, open space lang. Kasi kung for business talaga, dinamihan ko sana ng rooms. Parang gano'n. Oo, tama, tama. Diba? So, kasi ang laki, siguro 1/4 lang yung bahay para sa property. Mas malaking open spaces. Pero siguro nagkataon din na yun yung hinahanap ng mga tao. And gusto ko i-share. Para ano yan, eh. Yung principles ko always in doing business. Of course, mag-start ka muna sa vision. And ako, dapat ko gusto ko rin, no, tulad ng Zarks, kung paano ko in-open yung Zarks. Dapat ano siya, hindi siya ganun kamahal, fun siya. So dito, it reflects yung personality ko. Medyo laid back, mas open spaces, di ba? Hindi siya ganun kaingay. So if you want that vibe, of course, mas chill ka, pero less than a kilometer nandun ka na sa surf town. So the best dito sa ano, sa Dalum. Ayun. And we're very happy. And nakita ko yung ano nga, tama yung sinabi nyo kanina, sir, no? It always starts with the vision and potential. No, hindi ka pwede. Sa simula pa lang, makikita mo, ano eh, unti-unti mo nabubuo. Kasi there's two kinds na ano, no? May dalawang klaseng entrepreneur. Isa, yung big agad pagpasok, di ba? Tayo, syempre, ano tayo, very conservative tayo lagi kasi hindi naman tayo ganun kalaki yung budget, no? So, dahan-dahan natin pinapaganda. And parang Zarks din yan, itong dalawang, until now, it's still a work in progress. So yung mga guests namin, marami kayong mga regular guests, nagugulat sila, laging may mga bago and ini-improve natin. Continuous improvement pa rin. Well, ako nga, sabi ko sa iyo kanina, I'm blessed to have seen the progress of the, ano, the ika nga, the evolution of Dalum, di ba? So, from a, I think yung timeline, if I'm not mistaken, 2019 kami nagpunta, eh, no? 2019, tama ba? Tama. And at that time, private pa lang yung vision. But I think it's a blessing in this, guys, kasi for me, personally, as a customer of Dalum, no, I appreciate yung option ko na dahil tama lang yung sukat niya, if you really have a family gathering, you can actually rent the whole place, tama? Tama. Hindi siya mahal, no? Kasi nga, how many rooms total? Apat ba, bro? O lima? Five rooms lang. Five rooms na siya ngayon, ano? So good. And maximum 16 persons lang. So kahit mapuno siya, malaki yung common areas, saka open, very open. So nagkataon, no, na pandemic ready siya. And in fact, no, binisita kami ng Department of Tourism, na-accredit nila kagad kami. So of course, very thankful din ako sa team na nag-handle, tumutulong dito sa akin sa Dalum para paano nila ma-maintain. Kasi mahirap din maintain yung open space, sir, no? Mahirap i-maintain. Palikabok, di ba? Mahirap market during this pandemic. Pero naggawa ng team na ma-fully book lagi. So very grateful sa ano, sa nangyari. So yun nga, sa unexpected blessing. How many people do you have sa team ng Dalum? Just to give us an idea sa mga kaibigan natin na gusto mag-diversify sa bed and breakfast business. Ilang tao ang kailangan? Four teams lang kami ngayon, no? So meron kami of course yung caretaker and manager na nag-handle din ng social media and reservation and dalawang housekeeping. Very lean lang kasi yun naman kaganda, ibang business model siya. Medyo ano siya, ano, service naman siya. And at,
kadikit naman yan yung sa restaurant kasi sa ano sa hotel, sa bed and breakfast na business model. Kasi yung restaurants parang service din yan eh. Gusto, at the end of the day, gusto naman natin maging masaya, magpasaya ng tao. So you just to shift lang ng konti, no? Shift lang natin konti, hindi pagkain, kundi yung experience. At the end of the day, it's just, it's all always about the experience. So, I agree, no? I agree. Basic principle, yung basic principle ng ano, ng hospitality, nandun pa rin, nandun pa rin po. Tama, yung pagsisilbi sa mga tao. And right now, I think, no, napaka-blessed mo rin, bro. At sabi ko nga yung mga tao around you because, you know, in even during the pandemic, actually, it became more relevant. No? Yung mga Airbnb na mayroong privacy, exclusivity. And it also helps that the LGU in La Union has been consistently ano, no, strict when it comes to health protocols. Paano yung ano dyan, bro, health protocols pag pumunta yung mga tao ngayon as of the moment? Ngayon kasi open na yung tourism, you'll just have to register either sa Tarana or sa Napanam. And then kailangan required na DOT accredited yung titirhan mo para of course para sa safety nyo rin. And after that kapag fully vaxxed ka, you're only required to take antigen test. Mm. Yun na. So ngayon mura na rin din naman ang antigen test, I think 400 500. Pero if you will get an RT-PCR test, actually, libre siya ngayon. Kapag sa DOT-accredited hotel ka nag-stay, maraming okay. Government ano, na hospitals like PCMC, sa PGH, na nag-o-offer ng mga free RT-PCR for tourists, na subsidize yun ng tourism. Galing. So, courtesy of the DOT, they're actually giving libreng RT-PCR para ma-encourage yung mga tao na mag-stay sa mga DOT-accredited establishments, no, mga hotel. Yeah. As recently also in Baguio, and aganda rin yung sistema, no, you have to pre-register. And I think yung adjustment lang nating mga turista, ika nga, eh, lalo yung galing sa Maynila, no, hindi na pwedeng biglaan ngayon, no. Which kung susuriin mo, maigi naman kasi tama naman na dapat pinaplano mo rin yung biyahe. And what I like about it is that na-limit din yung dami ng turista, no. 2,000 pati yung mga taga-taas natutuwa dahil hindi na raw sila dinudumog na ang turista at nagta-traffic doon sa taas, no? And you know, alam naman natin, pag may mga sasakyan, di ba, nagdudulot din ng pollution. So, I think it's mutually beneficial for those who live in Baguio and those who are climbing up to Baguio. No? And, you know, kudos. Kudos sa ating mga taga-DOT, sa ating mga LGU, sa, ika nga, hinanapan ng paraan, bro, eh, no? Tama. Pero tama sinabi mo, no, during the, yung mga nakaraan, yung kainitan ng ECQ sa Manila, no? Kami dito sa La Union, medyo parang sarap ang relax. Ganun. Ngayon dumadami ng tao, parang hindi na sanay. Pero again, it's ano pa rin, blessing pa rin yan kasi we feel dun sa mga matagal na wala ng trabaho dito, yung mga marami nag-close. Tama. In fact, isa sa, may nag-open din ako ng burger joint dito, sir, no? Yung Hang Burgers, yun yung medyo premium na ano natin, na brand na burgers. So we opened during pandemic na alam naman natin na hindi kikita to. Alam natin na break even baka pahirapan pa. Pero ginawa natin yun to provide jobs. We hired mga surfers, di ba? Nag-hire tayo ng mga locals just to ano, just to keep the, ma-revive lang, mabuhay lang yung ano, yung economy kahit tama. Paano, no? We hire yung housekeeping sa simula dito sa Dalum na hindi naman sigurado kung may magsi-stay. Gusto lang natin may umiikot kasi eventually ano eh yung cycle, no, yung cycle, yung ecosystem, no, especially ganito sa maliit na community, is we want yung money, gusto natin umiikot dito. Tama. Sa community, no, sa local, we support local. So isa yun sa principle na ano, especially na pamahal na dito sa area. So isa yun sa principle, guiding principle, not only me, of course I feel yung mga ano rin, karamihan na mga lumipat dito at nagtayo ng negosyo sa La Union. Yeah, to keep the community alive, di ba? Kasi yung komunidad, yung ecosystem is composed of, imagine, nung tinamaan yung tourism dyan, ang daming mga nagsasurf, nagtuturo, instructors, no? Hotel employees, no? Ang daming nawala ng ano, trabaho temporarily. And it's good that entrepreneurs like yourself ay nakaisip ng mga iba't ibang paraan, no? Ay ika nga, eh, nagpadugo, no? Tuition fee, ika nga, para lang masilbihan ng komunidad. And I think, that's a very, very commendable not only on your part but also on the part of the community that you support in La Union, di ba?
naging guest din natin dito yung mga kaibigan mo sa Coach and Share, and we can feel, no? Nakakatama ng puso yung sense of community diyan sa LU. Diba? And speaking of LU, no, isa sa mga bagong brands mo ay galing naman sa LU. Dinala mo sa Maynila, no, sa BF, no? Oh, sige, kwento mo na lang at baka maunahan ko yung kwento mo. So ito, no, isa sa favorite spot ko talaga dito and friends ko rin yung mga may-ari dito sa La Union, yung Masa. No, Masa Bakehouse and Barefoot LU. Sobrang sarap ng bread nila, artisanal. And yung branch nila, of course, yung coffee. So I talked to them. I talked to them na if they want to expand sa Manila. And buti naman, they trusted me. They trusted my team. Na pinagkatiwalaan kami na, yeah, umayag sila na dalhin, i-open namin sa Manila. And ayun, nag-open kami sa BF. Ginawa ko, bakit BF? Kasi para malapit na sa akin, of course, sa yon. And familiar ako sa market din. And during that time, kasi pa natin alam kung biglang magla-lockdown na naman. So ang hirap, layo, kung ilalayo ko. And sa team kasi ng, of course, sa team ng Zark and Race, ako'y mas familiar sa Masa. So nung inopen ko yung Masa, may nag-flashback sa akin kung paano kung sinisimulan yung Zarks dati. Kasi wala akong matanungan eh. Wala akong matanungan ano may magamit kailangan natin dito, di ba? Ano muna? Baking na yan, bro. Baking na eh. Ako yung nagtitimon. Ako yung nagtitimon sa ano. Pero of course, fortunate din naman na andyan yung team, no? Sila Darwin, tinulungan ako sa costing, purchasing, di ba? Sila, of course, yung the usual namin na sila Mai, sila Ma'am, sila Pong, tinulungan namin sa service para ma-improve. We are blessed na there's already a solid ano rin. Kasi restaurant, same principle lang namin, yung mga basic yan, di ba? Si food cost, service, system, iisa lang naman yan lahat. Yung baking lang. Ano, yung baking lang, of course, saka coffee. So medyo inaaral-aral ko pa hanggang sa ngayon. Bagong ano na yan, skill set na yan. Bago. Pero it's fun. It's fun. And kagandahan sa Masa, ano, may following na. And kaya naman ako, I really believe sa brand. I love the brand. That's why I decided din naman to open. Open, and may mga plans na kami for next year. Bigger plans and expansion for Masa. Yeah, you know, I remember when we were in LU, yung very remarkable yung experience ng quality ng tinapay, no, na pinatikim mo sa amin doon sa LU. And that's why I ordered nung nag-open ka, nag-order din ako ng pandekoko, no, and it brings back memories of LU, eh, no? And it's always great to hear, no, narinig niyo po mga viewers natin, no, yung binanggit kanina ni Mr. Zark, yung importansya ng pagkakaroon ng mga tamang tao sa team, di ba? Kasi yung nag-iba-iba man ng brand, if you have people who are aligned with the values, no, very clear with the purpose, and of course, supportive of the strategy, no, hindi po kayo maliligaw eh. No? Then, yung mga tao po, sabi ko nga misa, no, you know, even in the book, yung good to great, sinasabi yan, ano, first who and then what. No? Kunin mo muna yung mga tamang tao, then madaling isipin ko ano yung gagawin natin pag you're surrounded with the right people. Leadership is actually easy pagka nasa pagtama po yung mga tao sa paligid natin. No? Align. Sabi ko nga rito, madalas kong inulit-ulit dito, bro, alignment is a prerequisite. Pag alignment is a goal, there's a problem. No? Pag ina-align mo yung tao. So, ayan po, patunay. No? Patunay mula sa isang tao na nagbukas. Ulitin ko, ha? Baka hindi nyo na-capture. No? Nag-open siya ng Race Hot Chicken. No? 2020 yan, bro. No? And then, nag-venture din siya into B&B. No? Dalum sa La Union, no, sa Surf Town. It's a B&B, 5 rooms. And then, nag-open din siya ng hamburger just for social responsibility. It's not so much of a business venture, pero nakakatuwa rin po, no, yung naging impact sa community. And then, of course, yung Masa, no, yung pinaka-baby ni Mr. Sark. So, yan po. Patunay and, na... Sige, go ahead, bro. Go ahead. I may add doon, ang ganda na sinabi nyo kanina, no, about sa yung tamang tao. And if I may add, very important din kasi yung buy-in nila. No? Again, bakit namin ginagawa to? Kasi kung tutusin, dagdag trabaho lang to eh. Di ba? Trabaho to. So kato, nung in-open namin yung race, hindi naman kami nagdagdag na masyadong madami. Pero dagdag trabaho para sa kanila. So what's in it for them? What's in it hanggang sa pinakababa, no? Sa mga managers, sa mga servers? Sabi namin, magtulungan tayo. We will invest in the opening of these stores.
malilipat natin doon yung mga wala ng trabaho. Ngayon kapag lalaki to, mag-hire tayo, basta maitawid lang natin na mawala ng trabaho. Yes, so yung pala goal. So naiintindihan nila, andun yung buy-in. Ngayon na-excite sila kasi nag-grow. Dumadami. Ngayon, tapos na tayo dun sa inaitawid. Ngayon yung goal, bakit sila na-excite? Ngayon dahil mas bigger, they can see now yung potential din para sa kanila to grow. Kasi mas marami ng option eventually. And yes, doing well yung mga options na yon. So next year, pa once magtuloy-tuloy yung opening ng economy, mas maraming new opportunities para sa kanila. Yes, career growth and development. No? Kasi so, hindi na lang isa yung daan. Pwede kang yes, pumunta sa race, pwede kang pumunta, of course, sa Zarks, no? Sa race, and then you can also venture into masa for the food industry. Pero may mga mahilig sa service, pwede rin mag-venture. I know that you're going to expand your B&B, di ba? I hope I'm not preempting your yes, announcement, no? So you're going tama to expand your B&B. Hindi clear yung why, di ba? Parang ano yun eh. Dagdag trabaho lang to, dagdag ano na naman. So very important na yun nga, of course, yung team muna, and you're very clear kung bakit natin yung ginagawa ang lahat. Yes. At pagka-align tayo lahat kung bakit natin ginagawa, we have the right who, and then we have a very clear why na lahat ay may buy-in, nako, hindi po mapipigilan ang inyong team, no? Ang bumangga, giba, no? Parang ano yun, parang pamilyar yun. So speaking of which, no, isa sa mga common denominator namin ito si brother, yung basketball. Namimiss na namin yan. No? So basketball soon. Sabi ng isang nag-commento rito. Nabati natin ating kaibigan si Dudes. No? Nanonood siya ngayong gabi. No? Dudes. Sa lahat ng mga teammates natin dati sa Zark's Basketball. Mila Tecon, magandang gabi po. Jessica Hernandez. Mamay Florenosos. Ayan po, mga nanonood. Lynn Kasia. Si Steph Tangaro, magandang gabi sa iyo. Naku, malapit na tayong magbukas, Steph, no? Victor Mempin, ito bro, galing ng UK ito at ating mga kababayan sa UK kung saan pinaparangalan ng ating mga health workers sa United Kingdom, no? We're proud of all of you. Si Victor Mempin po, nasa UK din yan. OFW, na kaibigan natin. Faye Aguinaldo, Chris Guillermo, magandang gabi sa iyo, Miss Chris of BWNT. Rems Ferrer, no? Iba na naman pangalan mo sa ano, ha? Buong pangalan, ha? Mula sa, siyempre, sa pizza parlor galing yan. Nifa Arce, maraming salamat. Merry Christmas din sa'yo. At yung tatay ni Luigi, dati sikat to si Michael Aranya. Eh. Pero ngayon, tatay na lang siya ni Luigi. Luigi's Pizza, taga BF din yan, bro. Taga Aguirre, no? Sabi ni Paul Andrada, the best dyan sa Dalum. Yan, may si Paul Andrada. At si Yam Yam, nagpapa-shoutout sa'yo, Sir Sark. No? Yam Nang, Kasinyo. At si Dan, ito, kakampi natin, bro. Dan Itchon Tanchoco, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Charen Villanueva, Lance Caviteño, Randy Felias, yeah, kakilala ni Master yan, Nikki Arsenio, Arlene Huertas, Joel Yu, eh, mga kahawbol natin bro, Jazz Distrito, Benjo Flores, Kate Lumanog, Oscar Fandino, Jamie Yakaba, yan, daming hatak ni Sark eh, oh. Rian Arsenio, sabi ni Michael Aranya, no? Ito, Masa, my favorite breakfast place in BF Paranaque. Yeah, may pakis pa. At siyempre si Mr. Jake Alcid, kaibigan natin yan. At si, speaking of Jake Castro at Tina Castro mula sa Las Vegas, Nevada. Magandang gabi po sa inyo. Denny DeHarme, JM Morales, bro. Benjo Flores, Cyrus Isla. Ayan, mga kaibigan natin sa basketball yan. Nats Tobias, magandang gabi sa mga taga Southwoods. At Justina Lono, Genora Artigo, magandang gabi. At si Mr. Jojo Kerubin. No, congrats, nag-open sila ng Hungry Hippo nila. Eh, no, isang beses. Nakita ko sa Facebook. Magandang gabi sa iyo, Mr. Jojo Kerubin. A.K.A. Mr. Joker. Ayan po. So sa pagpapatuloy po ng ating episode, nakita nyo, napakahitik na hitik. No? Unang question pa lang yun. So ngayon, ito yung pangalawang tanong. No, bro, although na-capture mo kanina, siguro medyo elaborate natin para sa mga nakikinig na gustong matuto. Paano mo nakapa na it was a good time to expand? E bago mo sagutin yan, alam mo, may bago na akong naalala pag nakikita kita ngayon, si Kevin Costner. No, sabi niya doon sa pelikulang Field of Dreams, di ba? Build it and they will come. So yan ang mantra ni si Sark. Eh. I totally agree with you, hindi kailangan perfect, di ba? Kailangan masimulan mo lang. Sige bro, ikwento mo, how did you know that it was the right time to expand? And what motivated you to pursue your new brands? So, of course, kasi during the pandemic, mahilig tayo mag-ano eh. Kasi bago lahat eh. First time natin lahat eh.
marami mga insights, iba-ibang insights, madami natin inatidan na mga ano. Kasi sabi ko, seminars. Kahit ako, nakikinig ako ng resto coach during ano, doon nagsimula yung resto coach, diba? Nasa ano yan eh, kung paano. Parang ano yan, nabigyan tayo ng 3 to 5 months na maraming oras, na paano natin ngayon gagamitin yung oras na yan. Walang tama at mali sa sagot na yon. Pwede ka mag-exercise, pwede ka magpahinga lang. It just happens na innate sa akin na ano yun, makinig sa mga insights. Mas ano sa akin eh, parang natural problem solver ako. Yun yung ano siguro, throughout the years, no, na-develop ko ng bata ko, school, hanggang dumating sa business, hindi ako mapakali. Hindi ako mapakali na ano, na kung ano yung gagawin, no, kung anong gagawin to survive. So, bakit right time, no? Well, it's a race. Una, just ano lang sa akin eh, yung gusto ko, yung goal lang is to, bukod dun sa mawala ng trabaho, nag-create tayo ng ano, kung paano gumalaw yung inventory natin. So, isa yon. So, and ako eh, lagi ako naghahanap kasi ng opportunity in any situation. So, nakita natin, unfortunately, merong mga nagsarado. Maraming mga nagsarado ng mga restaurants. But at the same time, nagkaroon ng opportunity. And nakita natin yon. So, we took advantage of that small window of opportunity, di ba? Para ko sa basketball, pag nakita natin, di ba, medyo napapagod na yung kalaban. Hanggat kaya natin, last push, di ba? Ganun tayo, sir, di ba? Pero syempre, kayo yung taga-last push natin lagi. Eh. Kayo yung pinaka-ano natin eh, panlaban natin. So, parang ganun. Ganun yung mentality, no? And unfortunate na naniniwala yung team dun sa direction. So same din sa ano, same din sa mga ibang inopen natin na businesses na yung Dalum inopen natin kasi nakita natin yung opportunity na kulang yung ganung properties, yung ganung bed and ano breakfast. Bro eh, no, underserved. Underserved, yun yung ano, oh, tama. Underserved. Tamang term. So nakita natin yung opportunity na yun. Well, aside sa gusto natin magkaroon other source of income kasi nga kumihumina. Well, yun talaga yun eh. Kasi of course, kung wala tong additional na revenue na kahit paano, paano tayo unti-unti makakabangon? At yung ginawa namin, nagbenta kami ng mga burger kit during that time. Just in short, lumabas yung entrepreneurial spirit, no? Natin nung mga during time of pandemic. So kasi ako isa pares tayo sir, no, very optimistic tayo lagi eh. No, optimistic tayo pag may problema, let's plan, let's move on, move forward, execute. Ganun yung ano natin, ganun yung training natin, parehas tayo. And sabi ko nga sa team, lagi ko sinasabi, every man come, hanggang may plano tayo, hindi tayo matatalo. So tama. Hanggat may plano tayo, kung ano iba to sa atin, iba to sa ating quarantine restrictions ng government, kahit i-announce yan overnight, kinabukasan, alam natin gagawin natin. May plan A, B, C, D tayo. Hindi tayo mawala ng pag-asa. So yun yung ano, yun yung training natin throughout the years sa Zarks, not only sa akin, but also sa team, na nadala natin, na ready tayo dun sa mga, sa ano, sa ilang taon natin ano trabaho, ilang taon natin, of course maraming salamat din sa iyo, no, sa mga discussion natin during not only sa work but also sa life, madadala natin yan eh. So yun, nakita natin yung mga opportunity kaya tinuloy natin yung ano, yung pag-open ng iba-ibang businesses. I think one of the things, no, siguro I've had the blessing of being close to you as a friend, no, as a brother for the past 4 years. And one thing that, you know, I can share with people that I admire about you is that siguro yung positivism mo may pinagmumulan kasi you also choose your friends eh, no? Hindi sa masamang paraan na tipong istabero ka, no? Hindi na. Kasi sinasabi natin dito is you don't associate yourself with toxic people, na puna ko lang eh, no? And sabi ko nga, nakikita mo yung alignment of values as a very important matter, no? Sa buhay mo. And you know, sabi nga yung kasabihan, birds of the same feather flock together. Ano yun eh? It can be positive if you look at it. And I think that's what gave you yung ano, no? And very hungry ka kasi for ano, for knowledge, for insight. And for a man of your stature, mm-hmm. and even at your young age, you're successful. Saan ang gagaling yung humility mo, bro? I mean, this is not part of the questions that I sent to you, but saan ang gagaling yung humility mo? That's one thing that I admire about you, na you're always willing to listen, no, hindi pumapasok yung ego. Where does that come from? Saan ang gagaling yun, bro? Mm-hmm. Yung humility. So,
Yeah, so na si isa yun sa pinaka pinaka natutunan tayo yung pag-associate dun tayo sa hello. Go ahead, go ahead. Can you hear me, sir? Yes. Oh, sorry. Sabi ko, isa sa pinaka natutunan ko sa iyo no nung lagi tayong nagkukwentuhan is dun nga sa pag-associate sa mga kasama, dapat aligned sila, di ba? Aligned sila sa kung saan tayo papatungo. Aligned sila sa not only of course yung vision, of course yung character. Eh, pares tayo walang sinasayang na oras eh. No? Hindi tayo pupunta sa mga bagay na wala lang, walang reason. Yung ano dun eh. So nadala natin yan, nadala natin. Importante and, pala bro, no? Importante nga, pala Importante yun. Kasi yung alam mo, yung natutunan natin, especially this pandemic, no? Yung pera infinite yan, 'di ba? Pero yung time ano yan eh, nauubos. So very important na nagagamit nating mabuti. So isa 'yon. And yun nga yung sa rin sa natutunan ko sa iyo, yung dapat ano tayo yung hunger natin lagi sa ano for knowledge. Kasi siguro ako, ayoko rin na lagi ako yung pinakamagaling eh. Kasi hindi rin ako, gusto ko lagi may natututunan eh. Okay. Ayoko sa akin nanggagaling lahat. So, nadala natin yung gusto ko lagi may mas magaling sa akin. So, yan. I think yung ano rin, no, yun yung pwede natin i-share sa ating mga bata, lalo yung mga nagninegosyo po, nag-start magnegosyo, not necessarily bata sa edad. Pero kung magninegosyo po tayo, napakahalaga po na maghanap po tayo ng kaalaman, no, ng mga mentors, kung ano po yung kakulangan natin sa eksperyensya. Dapat yung humility to seek, no? Sabi nga, maghanap ng wisdom. Kasi kung hihintay mo maranasan mo lahat, bro, matagal yun. No? So, at marami namang willing na magturo. No? This is like maraming mentors siya. No? And isinishare din niya sa akin. No? We were in several conferences and, you know, meetings and roundtable discussions sa mga pinagsamahan namin. And it's always good pag nakakarinig ka ng mga tao na nagdadagdag ng kaalaman sa'yo. I think it's about knowing your limitations as well, no? Acknowledging that hindi mo alam lahat, no? At maraming tao naman ang pwede mong lapitan at willing naman mag-share para matutumulong, di ba? Marami. Sa totoo lang, bro, nagugulat nga ako eh. Nung pag in-expand mo lang yung network mo, di ba? Hindi mo nililimit sa ilang tao lang yung kausap mo parate. So yan, no? Dumarami pa po ang nanonood sa napaganda nating episode. Bayani Dominguez, no? Ayan, si Bayani, bro. Si Jong Banal, Marinor de Guzman, parati po kayong nakasuporta. Maraming salamat po. At kanina binati natin ang mga taga Las Vegas. No? Maraming salamat po sa pagsuporta sa amin. Alam namin, di tayo pareho ng oras, pero naririto kayo parate. Carlos Torrejas at Glenn Jorbulanagi, magandang gabi sa iyo. Tita Tessie Rojo, magandang gabi po. At si Chef Jordan Bernardo, nakilala mo to bro, si Jordan Bernardo ng Mad Cafe. Ayan, magandang gabi po. Sige, tutuloy natin yung discussion, no? Napakadami at alam ko marami yung nasusulat sa notebook niya ngayon. No? At namimiss natin si Cher, pero andito kami ni Zark para po punuan ang mga kakulangan ng pagkawala ni Cher. Matagasunod ni Cher. Pasensya na kayo. Next week nandito na po siya ulit. So ito bro, medyo general question. Speaking of mentoring, sharing of wisdom, well, you know, how do you think has the pandemic really changed the restaurant industry? And, you know, can you share some of your insights, no? Pre-pandemic, post-pandemic, what will stick? Ano yung matitira? Ano yung mawawala? Mm-hmm. So sige, go ahead, go. Para ma-share natin. So ito nangyaring pandemic, no? Yung effect sa food industry in general. Of course, sa simula medyo kinabahan tayo ano mangyayari sa food industry, mawawala ba to? Ako I really believe, no? Kasi again, very optimistic tayo na hindi mamamatay yung food industry. No? But unfortunately, merong ibang mga magsasarado, pero it will just evolve. Evolution. No? Evolution yan. And as tayo, as an entrepreneur, we should learn to adapt sa changes din. So marami dyan mga bago. And I'm very proud nga, isa sa pinakagusto kong nangyari actually during the pandemic, na maraming nag-try magnegosyo. Sa home. Kasi ako, isa yun sa ano eh, paano ako nagsimula, 23 years old, I opened Zark's. Yung dream ko talaga is
dumami entrepreneur sa Pilipinas. Sininiwala talaga ako, marami entrepreneur talaga, yun yung magda-drive sa atin. Hopefully, no, mag-improve yung ano, yung economy natin. So nakita ko 'yon. And of course, nandoon yung mga cloud kitchen nagsulputan, and mga new concepts. Now that the economy is opening up, no, bumababa yung quarantine restrictions natin, mas lumuluwag. Unti-unti bumabalik yung mga mall goers. Kasi at the end of the day, tayo human nature, we want to interact din naman sa mga ano, sa ibang mga tao. So, I believe na ano pa rin, yung mga brick and mortar are here to stay ng mga stores. Pero so, mag-iiba lang ng business model. Mas liliit lang siguro yung footprint para mas mababa yung rental, di ba? Mas hybrid, meron tayong mga i-open ng mga delivery only stores, di ba? Mga takeout, mas dumami yung business model kumpara dati na dine in lang tas take out, di ba? Nag-accelerate in short din yung ano, yung because of the pandemic, nag-accelerate yung digital ano natin, transformation. So andun pasok ngayon diyan yung GCash, pasok diyan yung mga delivery aggregators. So nanganak ngayon, na open, naging aware yung mga customers na very convenient pala magbayad through GCash, very convenient pala magpa-deliver. So there's now a certain na ano, additional, no, na market na na-capture natin. So can you imagine ngayon pag bumalik ngayon yung mga customers na to, hopefully next year makabalik tayo 100% yung dine-in sales natin na before pandemic, tsaka next year double digit growth, I think nakikita ko para sa restaurant industry. Yes. Oh. So yun, I think hopefully tama, no? So hopefully tama yung insights natin and yung trends na nakikita natin para ano, tuloy-tuloy and maka-recover lahat ng mga ano, yung mga kaibigan natin sa restaurant industry. Well, tama yung sinabi mo kanina, brother, yung acceleration of yung acceptance ng delivery. We saw and I'm sure pareho rin sa inyo, no, yung numbers sa probinsya, nakakagulat. Dati ang hirap palaguin ng delivery sa probinsya, pero ngayon. And you know what's good about it is that when dine-in came back, hindi nalaglag yung delivery. No, naging incremental yung benta. So that's very good, no? And you know, as we always say here, no, the restaurant industry has played a significant role during the pandemic to decongest the supermarkets and more importantly, no, to provide yung convenience and accessibility. Kasi nag-iba rin po yung mundo. Nakakatuwa ang kanina sa balita, bro, bumabalik na yung mga bata sa face-to-face, no? And merong isang balita rin na naiyak talaga yung teacher nila, eh, no? Nung nakita niya yung gano'ng kasaya yung mga bata na bumalik sa eskwela. No? Samantalang dati, ayaw magsipasok, di ba? Pagagalitan mo ba para lang pumasok? Ngayon, hindi talagang, you know, sabi nga natin, it's the beauty of human connection, no? Talagang na-miss natin ang isa't isa and great things to come. Ang importante lang po siguro, paalala na rin, bro, patuloy na pag-iingat. Sapagkat hindi pa naman po ang Pilipinas po, hindi naman tayo ano, no, 70% above yung vaccination sa Metro Manila, no. Kung susuriin mo yung ano, no, yung fully vaccinated, I think it's up to 90% for first dose, but you know, throughout the nation hindi pa rin po ganyan, ano. So mag-iingat din po tayo. And of course, ngayon nare-realize na, bro, eh, that it's a global pandemic, no, which is obvious kung iisipin mo, pero ngayon nare-realize ng world leaders, ano, that you know, we have to take care of each other. Hindi pwedeng yung kung mayaman yung bansa mo, okay na kayo. Eh. Kasi tumatawid yung tao, bro. That's the difference between the 1918 pandemic and the pandemic now. So, bilis lumipat ng bansa ng tao. And especially those with land borders, no? So, kahapon nga, bro, may kwento ko lang. Nagpa-booster na ako kahapon, eh, no? So, nakakatuwa, no? Very efficient yung ano po. Maraming salamat dun sa Nayong Filipino. Doon po doon sa Mesolair, no? Napaka-efficient po ng service. And very commendable. Mabuhay po kayo, yung mga frontliners dyan. Very, ano, no? Parang nag-training din sa hospitality and service, bro. Eh. Ang galing nila mag-estima. Mm-hmm. No? And there, I think, 9 lanes, no? So, mabilisan lang yung andaran, no? So, mabuhay po kayo dyan. So, as I was saying earlier, no? For as long, ang napatunayan yan is for as long as lahat po tayo makikikooperate, no? Yan yung binabanggit natin, brother, di ba? Cooperation, collaboration, no, community.
Kasi sa totoo lang po, yung pre-pandemic, ngayon ko na-realize kung gaano po tayo naghiwa-hiwalay at nagwatak-watak. No, hindi lang sa industriya ng restaurant, kundi sa ano rin eh, sa komunidad, sa lipunan, no. And ngayon po napakaganda ng napapatunayan na kung lahat tayo makikisama, lahat tayo magko-cooperate, lahat tayo susunod, may malaking potential ng mundo eh, no, bro. And it's something to really look forward to. Speaking of which, no, meron na tayong bagong weekly segment dito at sasamantalin ko na nandito ang ating kaibigan si Zark para tumulong sa akin sumagot nito, no. Ang question po ay nanggaling, ang resto question natin for the week ay nanggaling kay Miss Jane Adriano. Ang sabi niya, what do we have to be cautious about and what can we look forward to this coming 2022 for the resto industry? So ikaw muna, bro. Youth before age. Before the older one. Ikaw muna. Siguro, ano, tama ngayon na nag-open up na yung economy, yung tourism, yung quarantine restrictions, mas hindi na masyado na nag-gradual na nagbubukas lalo. Pero before tayo maging ano no mas maging aggressive, we have to assess first yung ano yung mga trends, kasi yung trends before pandemic it would be iba na ngayon, because we should also check yung habits, no, ano yung naging habits ng mga customers natin, ano yung maging, and so marami tayong kailangan iba na, in short, iba na yung resto industry, yung food industry in general. So, pwede yung plano natin before pandemic, completely iba na sa ngayon. So, before tayo mag-expand, we should assess that first. And then, maraming nagbago rin eh. Example, mag-open ba tayo ngayon sa business district? Mag-open ba tayo ngayon sa schools? So, yung mga things that we should consider before opening and before ano. And yun, katulad nag-strat plan kami last week lang, no? Ano namin yun, na-discuss namin yun, babalik na ba yung mga dating nag-office? Kasi kami, yung direction namin sa office, hybrid kami. If we can all work from home, we should continue work at home lang. What's important, yung mga deliverables natin. Open yung office para sa mga Gen Z millennials na miss nila yung interaction, no? Interaction. Kasi nakakamiss din naman talaga. Diba? Friday, lalabas tayo. Diba? Tapos yung mga basketball natin every Thursday dati, sir. Diba? Yung mga nakakamiss. So there's open yung office para sa mga gusto. Pero definitely, hindi na 100% babalik yon. So isa yun sa mga, ibig ko sabihin na i-assess muna natin yung locations kung saan mag-open. Tapos yung kung magka-cloud kitchen ba, kung magtutuloy-tuloy pa rin ba yun. So, dahan-dahan. Yung pinupoint ko lang is, let's take this every quarter, yung strategy. Meron tayong plan A, kung talagang tuloy-tuloy ng opening. Plan B, hopefully, wag naman, mag-lockdown again. And plan C, kung medyo hybrid. So, isa nga sa yung nag-discuss kami sa analysis namin, ano pinaka-strength namin. Is agile kami and flexible. So I guess yun yung maging strategy nyo rin, and you want, we can all look forward to a better 2022. But again, tayo, dapat flexible din tayo kung ano man iba to sa atin ng situation, tayo makapag-adapt tayo. Well, I totally agree with you, partner, on the aspect of developing options for your brand, no? Different business models, different permutations of the menu. Merong ang core menu pagka may restrictions, core menu plus pagka lumuwag yung restrictions, no? And all of these things that ang importante po, sabi natin, what we have to be cautious about, Miss Jane, we have to be cautious about going back to the complacency of the pre-pandemic times. No, kung ano po yung mga efficiencies, yung makagalingan na natutunan natin nung panahon ng pandemya, i-take note natin yun, gamitin natin. Hindi po dapat bumalik dun sa ako, pet peeve ko to, bro, nakikwento ko sa iyo madalas, no? Yung efficiency ng tao, no? Yung less, more for less, no? Meaning, less people, but they can do more work, no? Para mas ma-open up yung yung more stores, yung totoong meaning ng expansion at growth, no? For career, no? And you know what we can look forward to is ang tao po ay nabawasan po tayo ng I think
Hindi ko alam kung ano yung death count ng ano ng Pilipinas, kung ilan yung mortality ng Pilipinas due to COVID, pero yun lang po yung nabawas sa atin, ano? And halos pareho lang naman po yun ng pangkaraniwang panahon. So the population is still there and yung pangangailangan lang po, tama yung sinabi ni Zark kanina, no? Yung brother, na nagbago yung pangangailangan ng tao, nag-evolve, so kailangan hanapin po natin. Sana sila pupunta, sana sila magko-consume, paano na sila magko-consume, no? And we need to adapt, no? And we need to evolve, no? Ang mga, alam mo bro, mga keywords for 2022, accessibility, convenience, maiiwan po 'yan. Sapagkat na yung kung ano po yung natutunan ng mga customers na convenient for them, accessible for them, hindi na po nila iiwanan 'yan. No, kanina nabanggit mo yung mga technology na GCash, hindi na po 'yan magre-regress at wala na pandemya, hindi na ako mag-GCash, no? I mean, convenience pag natutunan mo yan, no, parang smartphone yan bro, eh. Hindi ka nababalik sa hindi smartphone, di ba? So that's what we have to look forward to. And again, no, it's, we're not just being super optimistic, but it's based on facts that, you know, consumption will happen, no? Especially first quarter, meron po tayong upcoming election. Alam natin na nare-redistribute po yung yaman ng Pilipinas pag may election, eh, no? So may consumption yon, definitely, no? But again, ang papaalala lang po is andiyan pa rin po yung COVID. So mag-iingat lang po tayo at patuloy tayo magpabakuna, no? Part na ng buhay talaga bro, eh, yung booster shots, no? And you know, eh, it's like the flu, no? So kailangan na mag-adapt din po tayo at yung mga ways natin, embrace na natin. So sana nasagot namin ang inyong katanungan ngayong linggo to, Miss Jane Adriano. At sa mga iba pa pong nagnanais magpadala ng mga questions sa Messenger lang po, no? Meron po sa ating Facebook page, The Resto Coach. Padala nyo lang po sa Messenger. Ayan. So ngayon bro, tumungo naman tayo ron sa ano, no? Of course, yung mga meat of the matter, no? Can you share with our fellow resto negosyantes yung iyong mga insights and practical tips on how they can continue to grow, develop, expand despite the challenges and the situation of the ongoing pandemic? Ayan. So labas na po mga notebook. Of course, based sa experience namin, kung meron kang existing brand, tingnan muna natin din yung P-mix natin, products mix natin. Kano dun yung mga best selling items natin na pwede magkaroon ng spin-off brands. Makita natin yan, hindi lang kaming gumawa. No? For example, Army Navy, nag-spin-off brand sila ng milk tea nila. Nakita natin yan. Isang example. And ganun din sa amin, nakita namin for the longest time, yung Buffalo Wings is one of the best appetizer. Kaya nanganak siya. And so, isa yon, tingnan natin yung ano natin, yung SKU natin, ano yung very practical yun, no? Kung ano yung marami sa inventory, paano natin mapapagalaw. So, isang reason din yon why we opened yung Hangburgers, kasi we use the same SKU. We just tweak lang natin, of course, yung recipe para pasok sa target market natin. And isa din, if you can, no? Of course, syempre may konting investment lang. Pero sabi ko nga, yung style ko is mai-open lang, eh. Hindi naman kailangan magandang-maganda kagad yan. So if you can see an opportunity to grow and expand the business, now is the right time. Bakit ko sinabing now is the right time? Kasi maraming available spaces na you can negotiate. Better rent. Ngayon, if you have franchise, of course, you have to take care of your brand then. If there's an opportunity to buy back some franchise or buy back some stores, kung kaya, bakit hindi? Kasi again, this is all temporary. No? Yung pandemic is temporary. At ang kagandahan ngayon compared last year, mas maraming vaccine na ngayon. It's now just a waiting game. It's just a matter of time na bago magbumalik, hopefully, sa dati. So, ang kagandahan ngayon, if you can afford and if you have a team to help you, now is the right time to invest and build the system, improve everything, improve the logistics, the service, especially, kasi sabi nga, actually, isang araw lang nung nag-meeting kami, pina-check ko talaga yung numbers kasi pagpunta tayo sa mall ngayon, ang dami-dami ng tao. Diba? Sabi ko, sigurado ba talaga tayo? Or baka nasanay tayo na walang tao. Ngayon, bumalik na konting tao lang, parang gulong-gulo tayo. Kasi tanda-tanda ako talaga, mga November, December, nung pre-pandemic, mas sobrang traffic pa sa sobrang daming tao.
So nung inassess ngayon, so and we ask din yung mga malls natin is wala pa tama nga, wala pa sa 100%. So we're getting there pa lang. So, ang pinapoint nandito is maganda makaposition ka na now kung kaya para once bumalik na yung hopefully next year is nakaano ka na, naka one step ahead ka na compare sa iba. And makakapag-adjust ka pa habang maaga. So isa yun sa ano sa mga ginawa namin ngayong pandemic. Dagdag ko rin bro, no, speaking of preparation, sabi ko nga pareho naman tayo ng paniniwala diyan, no, pero maraming gustong manalo pero yung preparasyon, pareho tayong fan ng Alaska 1990s eh. No, hanggang ngayon Alaska ka pa rin yata, 'di ba? So, kasi sabi ron the willingness to win is important but the willingness to prepare is critical lang. Ibig sabihin, no, itong pagkakataon na to, tama, hindi lang po sa business development o sa paghahanap ng site, but more importantly, pati sa recruitment and training ng tao. Kasi po, nung pandemya, nagpahinga, no, na-switch tayo sa delivery only, then yan, bumabalik yung dine-in. Let's revisit, you know, how we deliver value of the experience to our customers. No, kasi po, ang taong babalik ngayon sa tindahan, mas emotional ang pangangailangan yan. Hindi lang po yan functional, nakakain, nagugutom, no. Naghahanap po yan ng interaction, no. So that we have to be ready to deliver that, no, yung value na hinahanap nila. Para pag na-capture mo yon, babalik-balikan ka, no. Importante yan, no, na establish ng pandemya yung mga brands na pwedeng pagkatiwalaan. Kasi yung nature nga ng delivery, di ba? You don't have the luxury of having a manager visit you or pwede mag-complain and ma-address agad. So lahat ng natutunan natin doon, i-apply natin. Kasi sayang yung pagkakataon, no? Nagbabalikan yung customer kung madi-disappoint sila, sayang po yung opportunity. Ayan, dinagdagan ko lang po ang minention ng ating bisita. And lastly bro, no? Of course, no? Limited yung ating oras, sana mas mahaba pa. No? At kung narito pa si Sher, di lalong mas masaya. No? Please share with our viewers how they can support your latest ventures. Ayan. Kasi banggit tayo ng banggit ng mga brand mo kanina. Paano ba nila ma-access yung mga exact address, no? Baka nanghuhula sila san sa Paranaque, san sa BF. So, can you please take this opportunity? Explain to them. Paano ba? Saan ba mapupuntahan yung race? Saan ba mapupuntahan yung masa? So, stay bro. Go ahead. Race Hot Chicken, meron tong physical store sa Eastwood tsaka sa Centris, and we will open soon sa SM Fairview right beside Zark's Burgers. Pero open din kami all over Metro Manila yung mga 24-hour stores namin. I think covered namin most of Metro Manila na. Okay. So open nyo lang yung grab up nyo, hanap nyo yung Ray's Hot Chicken, makikita nyo kami doon. And yung pangalawa, yung Masa Bakehouse, yung pinaka masarap na branch place sa BF, no? Eh konti lang naman kami doon eh. Konti lang kami yung branch place doon. So kami na ang pinaka masarap. Yung masarap na branch place sa BF, matatagpuan sa Aguirre. And of course, yung Dalum. San malapit, bro? San malapit yung sa Aguirre kasi mahaba yung Aguirre. Ayo, sa ano, sa may Tablo, no? Okay. Tablo. Actually, ano ito, no? Maganda maghanapin natin owners itong Tablo. Ito yung dating Tides, ha. Okay. Tsaka Central. So, yun, bigla ko na segue, no? Na ano, puntahan natin, sir. Itong dating Tides Central na group, inuman. Ngayon, ang ganda ng ginawa nila, naging restaurant sila. Oh, and that's nice. Ang gandang food, ganda ng ambience. So, that's another episode, hopefully. Sige, let's go. Natin yung owners nun. So, bigla na segue lang kasi sa location. And again, of course, yung marami na nakakamiss mag-travel, no? Especially La Union, pinaka-favorite ko na mga kabataan. Ngayon, open na Dalum Kubo. You can check us out at on Instagram, Dalum_La Union. And kapag nandito na kayo, of course, yung Hang Burgers and all the businesses here in La Union, supportahan po natin. Yan, magandang gabi sa ating mga tagapanood na sumuporta po mula sa simula ng episode hanggang sa ngayon. And of course, we're blessed na every now and then nandito po yung ating kasama sa The Resto Coach, no, si Mr. Zark Varona. Magandang gabi rin sa ating mga kaibigan sa Maxis Group, no, Mr. Ulysses Nang, Gina Maria Gundang, magandang gabi sa iyo. Timay Cuenca, Maki Gloton, no, so proud of you brother, magandang gabi sa iyo. At sa mga taga Dasmariñas, no, ayan po, nakita natin, no, maraming brands ang binuksan, no? Maraming brands ang binuksan. Pero tama mo bro, isa-segue natin dun sa ating resto quote for the week, ha?
impong ano no, yung pong pagbubukas no, parang madaling tingnan pag si Sark ang gumagawa eh, pero sa totoo po noon, siya na rin ang magsasabi sa inyo no, na it takes a lot of letter P no, yung tinatawag na preparasyon. Tama ba, bro? Tama, tama. Oo, hindi no pwede. Kasi... mukhang madali lang actually pakinggan. No? Minsan, pag pinapanood ko nga yung mga pinagsaselbe ko, parang hindi ako niniwala minsan sa sarili ko. Eh, no? Parang napakadali. Kung sinasabi ko, of course, lahat ng nangyayari na to is throughout the years of experience na mga natutunan natin sa iba-ibang mentors, sa iba-ibang team na kasama natin sa team, na na-prepare tayo para sa ganitong opportunity. So of course, maraming salamat sa lahat ng dumaan no, na tumulong sa atin throughout the years kung paano natin 'to nagagawa hanggang ngayon consistently. So, yun. Oo, ito, sabi ko nga sa inyo, this is like a very bukas na bukas yung tenga at mata, no, kaya madaling natututo, very humble despite his successes, patuloy na nag-aaral. So sabi po diyan, no, syempre si Zig Ziglar, isa sa mga famous business people, no, salesman, success occurs when opportunity meets preparation, no. Parang ano yan eh, no, pag hindi ka ready, kahit dumaan yung bus ng oportunidad, hindi ka makakasakay, no. And even seeing opportunities requires preparation. So gaya po ng panonood nyo linggo-linggo rito, no, patuloy lang po kayo maghanap ng kaalaman, maghanap ng mga mentors, mga coaches, no. And sabi ko nga, no, yung proper sequence is magtanong bago magbukas, di ba, bro? hindi yung nagbukas sa kanang tanong. So, again, no, preparation is always key. So, with that, no, nagpapasalamat kami ni Zark. Parang ano siya ngayon, guest na, co-host pa. So, maraming salamat sa'yo, bro. At nakakaingit na nandiyan ka sa La Union at ilang tumbling lang, nasa beach ka na. No? At balang araw, pupunta uli ako dyan, no? Pag nakaluwag-luwag. At maraming salamat po sa lahat ng nanood. Stay safe, stay healthy, and keep your wings up. God bless po. Magandang gabi. Salamat.